Everyone, welcome back to my channel. So today gagawin ko ng part 2 yung issue about the Star City yung sunog kahapon. So actually kahapon gumawa na ako ng isang only video clip, pero may mga tao kasi nagsabi sa akin na gawin ko ito ng part 2, and para this is the part 2 of mas klaro and mas informative para may mga tao mas maintindihan yung about sa nangyari sa Star City and kung magkano yung na damage, kung kung ilang percent yung damage, and about the kung kailan to ulit maipapatayo, kung kailan ito umaayos, and kung ano yung pinagmulan ng sunog. So ayun, magsisimula tayo sa ito. So ayun, please watch this till the end. So sa disclaimer lang, hindi po ako expert dito, pero I just want to tell you my own opinion, and yung iba is about my searches. Nag-search din ako sa Google kung ano yung nangyari, syempre kasi hindi naman talaga ako expert, and yung iba is yung iba kasi 'di ba parang tamad na magbasa ng news, tapos yung iba, hindi naman lahat nasasabi sa TV. Kaya yung iba, dito kumukuha ng information sa YouTube. So, yun. Yung ngayon lang, yung sasabihin ko today is about my research. And, syempre, sa description, may kita nyo dyan yung link. And, may kita nyo dyan yung kung saan ko kinuha yung article na binabasa ko. And, yun. Let's start. Okay. Star City fire causes 1 billion in damage. Management says to try to reopen this year. Yung Star City ang na-damage dito is 1 billion, and sabi ng management na try daw nilang i-reopen this year. Manila fired the fire that raised Star City Amusement Park in Pasay City before dawn, estimated 1 billion in damage. So yun, in just one day, nag-cost ng 1 billion ang damage ng Star City dahil dun sa sunog. So, sabi po ng kanilang spokesperson na si Ed De Leon of the Star City, owner ng Star City is the Star Park Corporation. Sabi nila, this Wednesday afternoon. But added that park management would try to reopen within this year. So sabi ng management, ito try daw nilang i-open this year. Pero hindi pa yun sure dahil sabi nga is try lang. Pero kasi sa sobrang laki ng na-damage dito sa Star City na ito, is hindi naman talaga agad may iayos yung kasi marami pa silang isasagawa na mga pag-aayos, or syempre estimate pa nila lahat-lahat sa sobrang laki ng na-damage. Actually kahapon, sabi sa balita, ang na-damage dito sa Star City is 80%. So sobrang laki nun, 'di ba? So 100% ang laki nun. So ibig sabihin sa 100%, kung 80% yung na-damage is 20% na lang yung ayos. Isipin niyo sobrang lala nun. And sobrang nakakapanglumo kung iisipin na syempre maraming mga bata yung gusto doon, or hindi lang bata, kahit matatanda na nagpupunta doon. And syempre, hindi lang 'yon, pati yung mga may trabaho na nawalan ng trabaho dahil sa naganap na trahedya dito sa Star City na ito. So yun nga, itatry nilang i-reopen this year, pero hindi pa talaga yun sure kasi magkakaroon pa ng final decision yan. Aabangan pa natin yan sa mga susunod na araw. Sabi nila dito, itatry daw nilang i-open this year, depende yun sa magiging assessment ng mga engineer nila. De Leon told ABS-CBN News in a text. So, sila mismo yung nagsabi nun na itatry yun i-reopen this year, pero depende rin talaga yon sa magiging assessment ng Star City and with the engineer na, okay. Yung si De Leon mismo na spokesperson yung nagsabi dito sa ABS-CBN News sa text. So yun, itatry pa nila na i-reopen this year kasi depende nga yun sa magiging assessment ng Star City and with the... Sabi din ng Star City
hindi nila talagang may open agad yon, may not be able to reopen in time for Christmas. So, syempre maraming mga tao yung umaasa na mapapabilis or mapapadali itong pag-open ng or pagsasaayos ng Star City. Pero sila na mismo yung nagsabi na hindi, may not able to open, reopen in time for Christmas. So, hindi talaga siya mabubuksan agad-agad kasi ano na ba ngayon? This is October. So, October na ngayon. It takes time bago maayos itong Star City na to na hindi talaga siya ma-reopen in time for Christmas. Siguro may mga part, pero pag under construction pa kasi yung isang bagay or isang lugar, hindi talaga siya pwedeng puntahan ng mga tao. Syempre baka mamaya magkaroon pa ng another problema or another accident, diba? So, yun. Hintayin na lang natin talaga kung kailan sila ulit mag-ooperate. Pero, this time, hindi pa talaga pwede. And, syempre, mag-estimate pa sila for the assessment with the engineer. And, hindi talaga siya ma-open in time para sa Christmas. So, sabi pa dito, may not be able to reopen in time for Christmas, a peak season. So, yun. Alam naman natin na syempre kapag Christmas, yung mga tao maraming pera, maraming panggala. So, kaya yung mga taong pupunta dito sa Star City sana for this Christmas, hindi talaga ma-reopen to. And the estimated that operation might resume in October 2020. So, yun. Yun yung masakit dun. Almost 1 year. So, parang sinasabi dito, almost 1 year nilang aayusin yung Star City. So, nakalagay dito, estimated that operation might resume in October 2020. So, siguro kung aayusin nila to this year, this October, matatapos nga ito October 2020. Yun yung estimated nila. Pero syempre, siguro kung mabilis yung pag mga construction nito, pwedeng mas mapaaga. And syempre, abangan natin yan, kaabang-abang yan. Dito banda sa Maynila is ilan lang naman yung mga ganyan. Actually, wala akong masyadong alam. Pero, ang alam ko is Star City lang yung may pinakamalapit, syempre. Kasi dito sa mall, may mga arcade, pero maliliit lang naman yun. Hindi katulad ng Star City talaga. Or, sa Star City, nakapunta na ako, pero one time lang. Hindi pa ako nakapasok sa loob. Ay, sa labas lang ako nagpunta. Kasi may pinupuntahan ako doon. Well, yun, balik tayo sa topic. And so, yun. Ang sabi dito, the fire stuck 12:22 a.m. Wednesday raised some soap. Ayun. So yon, the fire stuck 12:22 a.m. Wednesday raised some 80% of park and damage. So yon, 80% nga yung na-damage dito sa park na to. Yung balita yesterday is 80%, then until now, yun lang talaga. Nagsettle na siya sa 80% yung naging damage, total damage ng Star City. And yung fire is na stuck siya, start or stuck 12:22 a.m. basta Wednesday yan ng madaling araw. Raise some soap percent, 80% ng park is na damage. And may nadamay pa palang building. The building including facilities of Radio and Television Network of Broadcasting Company, MBC. So, yun. May nadamay pa palang kumpanya dito sa pagkasunog ng Star City. And ito yung sinasabing broadcasting company na MBC. Kung familiar kayo, and yun. And yun na yun. And yung sabi about sa pinagmula ng sunog, sabi ng investigador, are in the electrical overload yung and arson as the cause of fire.
So, yun, sinasabi dito na ang naging cause ng sunog is yung electrical overload. Siguro, sobrang ano na, hindi na na-maintenance or na-maintain yung, dapat kasi, di ba, pag mga ganyan, araw-araw talaga may nag-check. Pero hindi natin masasabi, siguro dahil okay naman. Kasi minsan kasi sa life, kapag talagang nang mangyayari talaga. So, hindi natin pwedeng baliin yon, hindi natin pwedeng sirain yon. Kapag mangyayari talaga. So, katulad nitong pagkasunog ng Star City. Syempre, lahat ng tao, hindi naman to inaasahan, pero bigla na nangyari. Pero siguro may mga tao nagpipredict din na mangyayari to. So, hindi lang nabalaan. So, siguro kung nabalaan lang, mas hindi mangyayari to. Or hindi masusunog ng ganito kalala. Or syempre, siguro kailangan araw-araw talaga check sa electricity. Pero hindi rin talaga natin masasabi. Kasi kung talagang, katulad nga ng sinabi ko, pag mangyayari talaga. So, hindi natin masasabi. So, yun. The park management believes the blaze was intentional. So, hindi talaga, this is not expected or hindi pinagplanuhan sunugin, kasi syempre may mga tao nag-iisip na baka kaya yan sinunog. Katulad niya, magpapasko na dahil may gustong manira, may gustong sumunog nito. Pero sabi dito, sabi ng management ng Star City is unintentional. So, hindi talaga siya pinagplanuhan sunugin. So, this is the fire cause of electrical overload. So, yun. Syempre, nakakalungkot isipin yung about sa nangyari sa Star City dahil katulad nga ng sinabi ko, magpapasko na, October pa nangyari to na syempre, nakakalungkot isipin na maraming tao or maraming empleyado yung nawalan ng trabaho dahil sa pagkasunog nito. Pero, ang kagandahan lang kasi doon is yung walang mga nasaktan, walang, kasi kung mangyayari to, isipin nyo, kung mangyayari to ng siguro sabihin nating morning or mga hapon, or mas maraming mga tao doon, mas maraming masasaktan. So, mas masakit yon, mas masakit malaman na maraming namatay nang dahil sa sunog. Pero, thanks God, dahil nangyari naman ito ng madaling araw, walang nasaktan, walang namatay. So, yun. Medyo masakit lang din talaga na masunog yung Star City. Syempre, magpapasko pa naman. And, maraming nawalan ng trabaho. Masakit talaga yun. And, so, yun. Isipin na lang natin na talagang God's plan, na may plano ang Diyos para sa ating lahat. Na, hindi naman na pinlano ng Diyos na sunugin. Pero, syempre, may plano ang Diyos para sa ating lahat. Na binibigyan niya na tayo ng challenge sa buhay. Makakayanan lahat ng problema. Kasi walang ibibigay ang Diyos na hindi natin kaya. So, yun. Stay positive lang. Prayers din. O, dali, pray the pray. And, syempre, prayers din para sa may-ari management ng Star City na makabangon sila agad. I know, makabangon sila agad dahil mayaman naman yung management nila. Well, ano? What? Prayers din para sa mga nasunugan. Syempre, prayers din para sa mga nawala ng trabaho na sana makayanan din nila lahat ng nangyayari sa kanila ngayon dahil magpapasok pa naman. Well, and yun. Tsaka, syempre, ang kagandahan din kasi dito, hindi nangyari yung sunog ng Pasko, diba? Eh, kung Christmas pa yung nangyari, maraming namatay. Edi mas kawawa yung mga tao. Nawala na nga sila ng trabaho, nasunog na nga yung Star City, tas may mga tao pang madadamay. Pero yun, yun guys, I hope may naintindihan kayo sa aking mga nasabi and the information na mga nasabi ko dito sa aking vlog today. And please, don't forget to subscribe below and hit the bell para lagi kayong updated sa aking mga vlogs. Bye! See you on my next video! Hold up! With the, you're so noisy. Stop it. Play your another toy. Get your another toy. Know that.